dati masaya, tayong dalawa, hindi iniisip ang mga himala. Simpleng bagay lang, bagay na talaga. Palaging katabi, punong kinitiyak, liwanag, hindi ko na masipa. Tapos pagsika, sakto pag-ingat, gusto mabalik pagdila. Dati masaya, tayong dalawa, hindi iniisip ang mga himala. Simpleng bagay lang, bagay na talaga. Palaging katabi, punong kinitiyak, liwanag, hindi ko na masipa. Tapos pagsika, sakto pag-ingat, gusto mabalik pagdila. Pasensya na dahil hindi ko maintindihan ang mga nagawa, kaya hindi ka nabigyan ng panahon at oras sa iyong nararamdaman. Parang panaginip na inihip ng hangin at ako'y pasensya na dahil hindi ko naintindihan ang mga nagawa, kaya hindi ka nabigyan ng panahon at oras sa iyong nararamdaman. Parang panaginip na inihip ng hangin at ako'y nanghihinayang. Ako'y biglang nagbago at nandyan ka kumakapit. Mga luha sa mata, di na mabigkas ng labi. Hindi ko nabigay, oras mo na hinangad. Sa ating dalawa, ako ang hindi sapat. Di maayos mag-isip, natatalo sapagkat namutawi sa'king utak ang mga nagaganap. Sa araw-araw natin, nandyan ka para sa'kin. Aking mga nagawa, kahit medyo alanganin. Pagsubok ang daan na nilalakaran natin. Kung ako ay mawala, ikaw lang ang hahanapin. Pasensya na palagi, pasensya sa ugali. Sana ikay mabawi at ako ay makabawi. Nandito lang ako at nagbabaka sakali. Gusto ko lang sabihin, mag-iingat ka palagi. Pasensya na dahil hindi ko maintindihan ang mga nagawa, kaya hindi ka nabigyan ng panahon at oras sa iyong nararamdaman. Parang panaginip na inihip ng hangin at ako'y pasensya na dahil hindi ko naintindihan ang mga nagawa, kaya hindi ka nabigyan ng panahon at oras sa iyong nararamdaman. Parang panaginip na inihip ng hangin at ako'y nanghihinay. Welcome to the new episode of the Baseline Music and Sports Podcast here in Dubai. What up? So, yes, first of all, we would like to thank, of course, everyone for supporting us. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-like, share, mag-comments po dun sa page namin. Maraming salamat sa inyo. And of course, sobrang solid ng mga ng mga messages na natatanggap natin from random people. So marami nang gustong makasama sa show, and of course, dahil to sa inyo, dahil to sa suporta na binibigay nyo. So maraming salamat sa inyo. So yes, gusto rin namin pasalamatan, of course, yung sponsors natin, Dubai Exclusive Fitness, Alchemist Clothing, Flawless Beauty UAE, Chroma DXB, Salud Misoy, of course, saying what up to my brother Dan. And yeah, Hope and Inspire Movement, we would like to thank you. Of course, isa na rin sila sa mga sponsors natin. You could check their Facebook and Instagram page. The search on at Hope and Inspire Movement Official. You could reach them at +63 917 627 4392, and also Gateway Visa Solution. You could reach them at 04883-9839, or drop them a message on WhatsApp at +971 58 503 3896, or visit their website at www.gatewayvisasolution.com. So, yes, for tonight,
Of course, meron na naman tayong kasamang guest ngayon. And yeah, dumadami na yung artists na gustong makasama dito sa show, and isa to sa kanila. Pero itong I'd say batang kapatid natin eh, may ano kasi yung story nito, may nag PM sa amin, so may nag-send ng message sa amin dun sa page, and yes, sinend niya sa amin yung original nitong guest natin, and we liked it. Solid yung tracks niya, and ayun, makakasama natin ngayong gabi. Ang pangalan nito is Mexico. Mexico, kamusta? Kamusta? Okay lang naman po. Ito, pandemic. Okay lang ba tayo dyan? Opo, okay na okay po. Safe lang ha, safe lang. Safe lang po. So, ano bang, anong sitwasyon natin dyan? Nakakalabas ba kayo? Ganon? Opo, kasi po, ano po ako dito, tanod po sa Barangay 41. Mm-hmm. Taga saan ka ba, Mexico? Cavite City po. Cavite City. Alright. Apo. So dumadami na yung mga artist natin from Cavite, and opo, sobra po. Mm-hmm. So dumami na yung well, meron tayong mga previous guests dito sa show na from Cavite, and isa na rin to galing sa bayan namin. So yes, Mexico, meron lang kaming couple of questions sa iyo. Maraming salamat nga pala sa pagsama dito sa amin sa pagpapa-unlock. Of course. Okay lang ba? Start na tayo? Okay po. Okay lang, kinakabahan ka ba? Medyo. Okay, wag kang kabahan. Ano lang 'to, parang Skype call lang 'to, video call lang 'to. So just relax, be yourself. And yeah, enjoy lang natin tong episode na to, okay? Okay po. All right. So yes, could you please tell us more about yourself, Mexico? Sino ba? Sino si Mexico? Ako po si John Claire C. Mexico, taga Cavite City. Nakatira sa Cagayan, San Roque, Cavite City. Ayun. Masiyahin. At kapag may event, medyo kabado, pero kaya naman. Okay. So yung mga events nyo ba is dyan lang din sa Cavite? Cavite City po. Minsan po sa labas. Mm. Pero kinakaya naman. Kinakaya naman. Okay. Apo. So ngayon sa interview natin, huwag ka masyadong kabahan, ha? And yes, paano ba? Paano ka nagsimula? Paano ka magsimula magsulat ng kanta and also mag-rap? Nag-umpisa po ako since nung 11 years old ako, elementary pa lang po. Sulat lang po yung nakikinig ako sa YouTube ng yung may mga hook na kanta. Mm-hmm. Ganun po, tapos pinagawan ko. Tapos nag-start ako sumampa ng stage nung 2015. Pinakaunang sampa ko po nun, talagang kabado ako. Saan to? Saan tong stage na to? And sa Jimsen po, Cavite City. Mm. Yan po, bar po siya, bar. Ah, okay. So ano yun? Bar siya for local artists? Or apo, ang una po kasing, ang guest po kasi nun si Skaz Takli. Pinakaunang guest po nun dun sa Cavite City. Wow. Tapos isa ka sa mga nag-front. Tama? Apo. Apa. Galing. And so nag-start ka ng ano, no, ng 11 years old. And itong mga sinusulat mo, purong Tagalog lang ba or nagsusulat ka rin ng mga English na kanta? Purong Tagalog lang po. Minsan kapag may ginagawa din chorus na English, kasi medyo ang hirap eh. Okay lang 'yan, walang problema 'yan. So, syempre, ang feeling ko naman, yung kinikater nyo lang talaga, I mean, yung gusto mong magawa ng kanta, yung mga Pilipino lang din naman. Tama ba? Yeah po. Okay. So, sana in the future, gawa natin ng ano, no?
ng something para sa sa ibang lahi. Well, darating tayo dyan. Bata ka pa naman. Ilan taon ka na ba? 20 po. Uy, 20. Batang bata. Ano ka na ba? Tawag dito? Graduate ka na ba? Or nasa college ka ngayon? Nag-aaral ka ba? Tapos po ng fourth year. Fourth year. Apo. High school, college? Fourth year high school. High school, okay. Apo. And hindi ka na ba nagtuloy after nun? Mag-grade 11 and 12 po. Okay. So, ayun, kasi nag-iba na yung ano, no? Yung curriculum natin dyan sa Pinas. Good luck sa iyo, of course. Well, itong kasama natin, si Mexico, isa siyang talent talaga eh. Kasi, kagaya nung napakinggan nyo kanina. Anong title nung kanta na yun? Ano ba yun? Teddy ba yun? Teddy? Ano ba yun? Opo, Teddy and Mexico. Teddy and Mexico. Ayun yung title nun? O ano bang title nun? Ano bang title nun? Yung kanta namin ni Teddy. P.S. po. P.S. So, opo. Ayun. Kayo lang ba sumulat nung kanta na yun? Or, opo, kami lang po. Kayo lang. Okay. So, sino yung kasama mo dito? Sa P.S. po? Oo, sa P.S. Si Teddy ba yun? Si Teddy po. Mm-hmm. So, at si Teddy ba is rapper din dyan sa sa opo. Cavite? Opo. Okay. So, ayun ha. Gagaling na ng mga kabataan ngayon. I mean, nakakagawa na sila ng mga kanta. And, matanong ko, yung mga beat nyo, saan nanggagaling yung mga beats nyo? Kinukuha nyo ba siya sa, from YouTube? Sa or? YouTube po. Ah, okay. So, binibili nyo naman ba tong beats, beat na to or kinukuha nyo lang siya basta? Ano po, yung iba binibili. Uh-huh. Kasi lang medyo low budget pa yung iba eh, kaya kinukuha muna po namin. Pero mabayaran naman pagdating ng ano. Okay. Kasi importante yun, no? Para opo, sa importante po talaga yun. Para sa mga, syempre, marami namang, dito sa show natin, marami nagsisimulang artists, meron mga athletes, and of course, lagi naming sinasabi na umiwas tayo sa, you know, pamimirata or something like that. Syempre, importante yung copyright ng bawat, syempre, lalo sa mga artists, importante na may copyright tayo. Well, anyway, going back sa mga tanong natin, yung mga kanta, ilan na ba yung mga nagawa mong kanta? Meron ka na bang album? Wala pa po. Mga ano lang po, 5 siguro, na karamihan, puro collab lang po ako. Okay. And meron ka bang original na kanta na sa'yo lang? Yun po, yung ano ko, yung Eroplano. Eroplano, okay. Tsaka po yung Wendy. Tsaka yung Wendy. So meron ka rin Wendy. Itong Wendy ba to? Nasa YouTube din to? Nasa YouTube din po. Nasa YouTube na. Okay, siguro play natin yun mamaya, no? Pero itong original mo na Eroplano, ikaw lang ba yung nagsulat nitong kanta na to? Or... Opo, ako lang po. Ikaw lang po. So about saan ba tong ano na to? About saan tong kanta na to? Itong Eroplano? About po sa LDR. About sa LDR. Okay. Apo. So mukhang ano ah, mukhang mukhang malalim yung pinagugutan. Nga, mukhang medyo humugot ka sa tadyang ah, ganun ah. Ano ba, tawag dito, meron ka bang naging girlfriend before na malayo sa'yo? Ngayon po, special someone. Ah, meron kang special someone ah. Okay, sige. Hindi, para maintindihan nila yung sinasabi natin. Siguro i-play natin yung Eroplano. Okay lang ba? Play natin. Sige, so i-play natin yung isa sa mga originals ni Mexico na siya lang ang kumanta ng kanta na to. Wala kang collab dito, no? Opo. So ikaw lang. Okay, so pakinggan natin tong Eroplano. So by Mexico. Pinakinggan ko to, solid to. Nagustuhan ko personally. So you're welcome. So yeah, I'm just gonna play this track. 3 minutes lang to, so play natin, ha? Okay po. Yeah. Oh, no. Ooh, ooh, ooh.
ito. Kamusta ka na? Kaarawan mo? May kinumbida ba? Anong masaya? Gusto ko lang na malaman kung ayos ka't saan ka pupunta. Halos araw-araw kang pinaalalahanan kasi nga alam ko na nasa malayo ka. Gusto ko mang pilitin na makapunta kaso lang alam ko na hindi to uubra. Di lasing, lalim ng karagatan kung ika'y titignan. Sa mga mata mo kitang-kita ko ang kasiyahan na hindi ko pa natitikman. Sing, bangis pa ng hayop sa kagubatan ng ngiti mo na hindi matutumbasan. Di maalis sa aking isipan habang hawak-hawak sa kaderno ang iyong larawan. Kaso orasan ang kalaban natin dalawa. Gagawin ang lahat basta't masaya. Ako'y di na mapakali kaya halika na, halika na. Palo ko na ang araw at yan ay pa umaga. Tuloy-tuloy at di mauubusan ang tsansa. Malapit malayo at di naman labo. Ihahatid kita kahit saan mang dako. Ika'y bituin sa kahiwagaan na pinilit puntahan at di ko kaya maabot. Parang piging sa gitna ng palayan na paunahan kung sino ang makakaabot. Kahit natamaan pa ako ng pagkayamot o kahit upubi pa ako dito ng lamok, ako'y magtitsaga at mag-aantay sa higaan natin na ikinusot. Kaso orasan ang kalaban natin dalawa. Gagawin ang lahat basta't masaya. Ako'y di na mapakali kaya halika na, halika na. Palubog na ang araw at yan ay pa umaga. Tuloy-tuloy at di mauubusan ang tsansa. Malapit malayo, malayo. Tila malabo, tila malabo. Ihahatid kita kahit saan mang dako. Papunta na. Man, that was a solid track. Bangis nun, ang bangis nun, ang solid nun. Solid nun, ang solid salamat nung po, salamat po. Ang solid nung track na yon. So, nagustuhan ko siya personally. And yon, ang solid nun, ang solid. Tuwa lang ako na natuwa ako dun sa kanta na yon. So grabe no, grabe yung grabe na, iba na yun talaga yung mga kabataan ngayon. I mean, nakagawa sila ng mga ganitong mga linya, mga sulat. And yes, could you please tell us more about this track, Mexico? Anong, syempre nabanggit mo nga about LDR. So paano ba, may nangyari ba dito kaya mo nasulat 'to? Yun po, malayo kasi siya sa akin, ganun. Tapos inspired din ako kasi masaya ako sa team, pag-uusap kami. Uh-huh. And then ayun, something naisip ko na ano kaya kung gawan ko to, kasi medyo wala pa naman masyado sigurong nakagawa nun. Uh-huh. Tapos medyo niligyan ko ng extra twist. Yo! Na mala Ron Henley, kasi idol ko yung si Ron Henley. Ah, oo, si Ron Henley. So yung mga previous interviews natin, no? So merong mga artists na syempre iniidolo nga si Ron Henley. Saludo naman ako dito sa dito kay Sir Ron. At hopefully makasama natin siya in the future. makasama natin siya dito sa show. Well, anyway. So ayun yung pinaghugutan mo nung ano na yon, ng kanta na yon. Pero tawag dito, itong kanta ba na to is
paano ko ba sasabihin, na na-release mo na ba to somewhere na pwede mong let's say sa napakinggan na ba ng masa to? Na-perform na muna ba to sa stage, ganun? Hindi pa po. Hindi ko pa po na-perform, pero na-release po sa YouTube. Mm-hmm. So dito lang, so in-upload niyo lang siya dito sa YouTube. Okay. Apa. Okay, so and meron na ba kayong halimbawa nakakausap diyan na pwedeng maglabas ng mga kanta niyo, ganun? Wala pa po eh. Wala pa. Okay. So, ayun, sana, syempre, magtuloy-tuloy ka pa sa paggawa mo ng music. And then, darating din yan. May mga lalapit siguro sa iyo in the future. Kasi, sana magaganda po, yung ano mo eh. Magaganda yung mga tracks nyo eh. Magaganda yung sulat nyo. So, believe ako sa mga bagong artist ngayon, no? So, yung mga... Maraming salamat po. You're welcome, of course. Syempre, ikaw yung gumawa nito. Sobrang solid nito. Siguro, proud na proud sa iyo, nanay mo. So yes, could you please explain no yung creative process nito? Paano ka ba gumagawa ng kanta? Sanay ako sa lapis at papel eh. Mm-hmm. Sanay ako magsulat sa lapis at papel tapos para po kapag merong mali, meron akong gustong baguhin, para mabilis burahin. Tsaka pag nagsusulat po ako, kunyari, ang huling lines ko, aba, susulatan ko po yun ng maraming rhymes. Aba, sila, tala ba, ano ba, mga ganun po. At tsaka, hindi ako masyadong nagpo-focus muna doon sa sinusulat ko. Mas nag-freestyle po ako para mas malaro po sa isip. Mas makakapagbitaw ka na mas mabigat na linya. Mm. Galing, no? Galing. Well, na ano lang ako, ha? Na parang na-amaze ako sa mga kabataan ngayon. Well, of course, dahil to sa mga artists siguro na nakikita nyo ngayon, well, siguro nakaka-inspire din nila kayo. Well, matanong ko nga, sino bang mga artist sa mga inidolo mo ngayon dyan sa Pinas? Well, let's say magbigay ka ng top 3. Si Glock 9 po, si Ronelly, si Looney. So, yung tatlo, oo nga, tatlong mabibigat yun, no? Yeah, so, si Glock, si Ron Henley, si Looney. Si Looney. So, bakit, paano mo sila napili bilang mga idol mo? Kasi po, kapag sila nagawa, may istorya talaga yung kanta, tsaka maiintindihan mo maigi. Maiisip mo kung ano yung napagdaanan nila, tsaka malalaman mo yung mga... kung ano yung meaning ng kanta talaga. Mm-hmm. So, ganun ka rin ba pag halimbawang gumagawa ng kanta? Talagang more on meaning ka, ganun? Opo, more on meaning. Mm-hmm. So, minsan ba... Hindi, sige, tuloy mo. Parang ano po, mapapaisip sila na ganito yung words niya. Ah, ganun pala yung ano meaning noon, ganun. Mm-hmm. So, meron kang mga hidden meaning dun sa, opo, sa mga kanta mo. Po. Nice. Nice. So, ito yung mga ganitong style, parang ano to eh, parang Glock na and also si Looney. Ganyan sila pag gumagawa ng kanta, lalo na si Glock. Solid yan. Sobrang bait ng tao na yun. Na-meet na natin siya isang beses sa Pinas. Nung nasa Pinas pa kami, sa isang restaurant. Well, hindi naman siya ano, hindi siya sa gig, lang nakita lang siya, and then sobrang humble ni Sir Glock, and hopefully makasama natin siya dito sa show in the future. So matanong ko lang ngayong pandemic. So ano ba yung average day para sa iyo? So halimbawa, ngayong syempre sobrang nasa bahay lang kayo, 'di ba? So, chance mo ba to para gumagawa ka ba ng mga kanta? Well, nangyayari itong pandemic na to or hindi gaano? Kasi, syempre, puro karamihan, negatibo yung naririnig natin sa paligid. Mm-hmm. Ano po, since ito pong pandemic, tanod po ako eh, frontliner po ako. Mm-hmm. Habang nagtatrabaho, naisip ko pa rin na gumawa ng kanta. Hindi po nawawala sa akin yun. Kapag wala akong ginagawa, pagtapos kumain,
Ganun po. May expert po talaga ako na gumawa ng kanta. Mm-hmm. Ayos yan. So, kailangan ba nilang abangan yan? Opo, abangan niyan yung mga bago kong gagawin kanta. Mas maganda pa. And of course, no, we salute sa lahat ng mga frontliners and maraming salamat sa iyo na syempre salamat din po sa lugar nyo. So, yes, gusto ko sanang i-play yung isang music na kanta mo. Ito ba yung Wendy? Pwede opo, ba natin Wendy siya, po, by Mexico. By Mexico, okay. So, pwede ba natin pakinggan to? I-play ko dito? Okay po. Okay. O sige. Uminom ka muna ng tubig dyan. So guys, I'll be playing this track from another original track from Mexico. So sana magustuhan nyo. So we're just gonna play this, okay? Last beats. Boss Noe Production. Baby, lumingon ka. Kahit pasulit pa lang ng palihim, ikaw ang gustong makita. Paulit-ulit na ikaw ulitin. Kahit sa amang bagay-bagay tayo, sa bagay-bagay kong nilalagpasan. Dahil ikaw ang nagbigay sa mundo ko na iyong inangkin. Tila abot ka may langit kapag nakita ka, okay, gandang pagmasdan ang kislap ng iyong mata. Pero parang malabo kasi nga malayo. Agwatan nating dalawa ay parang eroplano nagtatago. Ako nang hindi mo nalalaman, sana'y malabanan ng kapang nadaranasan. Kahit sa daan di ko mapaliwanag ang binibinsan na ikaw ay aking ng maligawan. Pero kahit na ganun, lagi lang tumutugon mga panalangin, sana'y makasama ka sa panaginip na parang nasa balon. Lagi may pag-asa doon. Kahit malamig ang panahon, ikaw ang nagpapainit sa ating mundo na parang tayo'y nasa kahon. Ako ay nakikiusap na sana'y mahalin, at kahit sa sulat ay mabigyan mo ng pansin. Alos araw-araw na daranasan na lang gamin. Tingin ng palihim. Hindi ko alam kung bakit sa tuwing iniisip kita'y nawala na sa daan. Hanggang sa inaabangan, ako'y dinadaan-daan ng love. Walang minutong masaya pag ikikausap. Kapag ikikausap, matagal palagi. Hinihintay ko lang pumaik si mahal na hari na para makasama kang gumala. Sa dami ng mali ko sa'yo lang ako tumama. At sana huwag kalimutan na tumawa sa higpit ng yakap na iba ang kuwala. Ako ay unan na laging katabi mo. Ako din ang iliwanag pagdating ng gabi mo. Ayoko nang palagpasin ang pagkakataon na maalagaan sa tuwi na pag nagkataon. Marami nagsasabi na paparaan ako. Masyado na akong sige sa pagyayabang sa'yo. Pero yan ang gusto ko, lagi lang steady. Ako si Peter Pan at ikaw ang aking Wendy. Baby, lumingon ka. Kahit pasulit pa lang ng palihim, ikaw ang gustong makita. Paulit-ulit na ikaw ulitin. Kahit sa amang bagay-bagay tayo, sa bagay-bagay kong nilalagpasan. Dahil ikaw isa pang solid track, of course, from Mexico. Solid nun, bro. Ikaw lang ba nagsulat ng kanta na yun? Apa, ako lang po. Galing. So, salamat po. So, Wendy ba yung pangalan nun? Wendy ba yung pangalan? Wendy. Hindi. Inugnay ko lang doon sa Peter Pan at Wendy. Oh.
Okay. Pero yung doon sa aeroplano, ayun ba yun? Yung ba yung chick na yun? Yung picture nun? Yung picture nung aeroplano yung nasa YouTube? Hindi po yun. Ah, akala ko yun eh. Hindi. Pag tingin ko, akala ko si ano eh, isang sikat na ano sa atin eh, na model. Pero ano ah, ano nang tawag dito? So mapabilis, mabagal, mapa-R&B, mapa-hip-hop yung kanta mo. I mean, ano ah, catchy siya. And tagang dala mo yung sarili mong tawag din, estilo. And that's what I like about it. Salamat po. So, yes, nabanggit mo nga kanina na syempre na nagpe-perform ka na before. So sumasampa ka na sa stage. Pero matanong ko lang dito ba sa collab mo, I mean, pag halimbawa may gustong makipag-collab sa iyo o makipag-collab ka sa iba. Paano ba yung proseso ng ganun? Ano po? Misa pag niyakag lang nila ako, na collab tayo, on the spot namin ginagawa lahat, ganun. More on the spot po kasi. Wow. On the spot po. O on the spot yung gagawin yung kanta mismo? I mean, dun mismo kayo susulat na kanta or may naka-ready ng beat? On the spot po lahat. Tapos po kinabukasan, wow, pag trip nila, i-record na, record na po. Wow! So, tawag dito, pag magko-collab kayo, magmi-meet muna kayo and then pili siguro ng beat, ganon, tapos sulat? Apo, ganon po. Meet po kami, tapos pili ng beat, tapos sulatan na natin ito agad, ganon po. Galing. Well, gusto ko kasi malaman yung mga ganong sistema eh, syempre. Hindi naman tayo nagsusulat. Well, ang galing. Ganon pala yung mga proseso nun. So, halimbawa, kung may makikipag-collab sa'yo, ay pag-collab sa'yo na ibang artist, well, yung mga nagsisimula lang din, o open ka ba sa ganon? Sobrang open po. Sobrang open po. Kasi naisip ko na doon din ako nagsimula eh. Mm-hmm. Mas sobrang open po ako doon. Okay, so mas gusto mo yung ganon, may mga ganong opportunity. So, kung halimbawa, nasa Manila, ganon, okay lang ba yun? Ganon? Mag-meet okay kayo? Okay po, sobrang okay din. Mas okay po yun. Manila na yun. ayos. Sige. And dito ba sa mga ginawa mong kanta, ano ba dito yung paborito mo? Ito pong aeroplano. Aeroplano talaga, no? Aeroplano yung trip mo, ha? sobrang inspired ka noon nung panahon na yon. Sa paggawa ba ng kanta mo, depende rin kailangan sa mood mo, ganun? Hindi naman po kasi minsan ano eh, kapag gana o sa bagay, depende rin siguro sa mood ko. Mm-hmm. Kasi ako lahat po nung ginagawa kong kanta base sa buhay ko, base sa nararanasan ko. Mm-hmm. Galing. Malalim ah. Yung mga pinaghuhugutan. And ito bang aeroplano eh, ano to, dati mong kaklase, ganun, yung chick. And then lumipat, ganun. Hindi po. biro lang kasi sasakay mo sa aeroplano eh, ganun, o siguro ibabalik mo na sa lugar mo, ganun. Hindi kasi malayo po kasi siya, kumbaga nasa parang pa Manila. Oh, yo. Ayaw bang i-name drop? So yes, balik tayo, no? Balik tayo sa tanong. So, na sabi mo nga na nag-perform ka na sa, sumampa ka na sa stage doon nga sa isang club diyan sa Cavite City. Anong pakiramdam na nasa stage ka and of course, hina-hype mo yung tao, nagpe-perform ka, kumakanta. Anong pakiramdam mo? Una po, kabado ako kasi lahat sila nakatingin sa'yo. Iniisip nila kung ano kayang bitaw nito. Magaling, okay kaya to? Mabisa kaya yung kakantayin nito? Tapos po, yun, habang tumatagal, ano,
talagang ginaganahan ako pagdating ng kinakanta ko na. Kasi tinitingnan ko yung mga tao sumusuporta sa akin. Yung mga kaibigan ko na nandyan palagi kapag nanonood sila sa tuwing kumakanta ako. Mm-hmm. Mas sila pa yung sumusuporta sa akin. Kaya sobrang thankful ako sa kanila. At saka doon ako mas ginaganahan. Siguro kahit sa kaninong artist, halimbawa, sumusuporta yung crowd. Siyempre, parang ang sarap sa pakiramdam siguro, no? Opo, sobrang sarap po sa pakiramdam. Kasi nung panahon ko noon, joke lang. Before kasi, siyempre, nasa club scene din ako dati, pero hindi ako kumakanta, nag-MC lang ako, ganun. Well, anyway, dati pa yun. Huwag natin balikan. So, ang tawag dito, at dito ba sa pagganta mo, alimbawa, yung unang sampa mo noon 2015, nasundan pa ba yun ng mas marami pang gigs? Opo. Nasundan po yun ng ano, kada bakasyon po kasi may event sa Cavite City. Kasi Cavite City Hip Hop Community po yung pangalan. Kada ano po, may event si Boss AJ Mahusay, may event po. Kada bakasyon po yun, sunod-sunod po yun. Sunod-sunod din ako nakakasampa. Kaya mas medyo kumakapal ang mukha natin. Ang hindi naman. Sobrang humble mo nga eh. Kaya maganda na nakasama ka namin. Salamat po. So, dun ba sa Cavite City, meron na bang lumapit sa'yo? Diyan ba sa inyo? May lumapit na sa inyo para i-produce yung kanta mo? Meron po. Meron po. May lumapit po. Aha. And then paano ba nilabas niyo na may plano ba kayong ilabas itong kanta mo na ipoproduce nila, ganun? Na-produce na po si Boss Toyo po. Pangalan po nung kanta Usad. Mhm. Okay. Pero solo artist po ako ngayon sa ano, Positivo and Animus. So naging independent ka? Ikaw na lang. Opo. Pero kung halimbawa, tanongin kita, sinong gusto mong mag-produce ng mga kanta mo? Halimbawa, dream siyempre mo lang. Ikaw. Siyempre ikaw. hindi naman tayo producer. Ano lang tayo, host lang tayo ng baseline. Host lang tayo nito, show lang natin to. Pero malay mo, may mga makikinig sa atin in the future or yung parang pangarap mo lang na gusto mo mag-produce ng kanta mo. Sino ba? Pangarap ko mag-produce ng kanta ko si Glock 9 eh. Yun! Yun ang mga pangarap talaga na. Siyempre, pagka pag si Glock ginag-produce ng kanta mo, syempre parang ibang level na 'yon, no? Pero may ginagawa ka ba para makarating sa kanya yung kanta mo, ganun? Ano po, mas binibigitan ko po yung mga ginagawa ko kante para kapag naglakas loob na ako na iparid sa kanya, mas mapakinggan niya nang mas maganda. Kasi itong si Sir Glock, sa pagkakaalam ko lang, ano siya eh. Siyempre, pinipili niya yung mga artist niya and also habang bata yung mga halimbawa si Shanti, well pamangkin niya yata yun, no? Pamangkin niya ba? Hindi niya ba pamangkin yun? So hindi ko lang po alam. Mas bata. Parang tawag dito, siyempre papakinggan niya muna yung mga kanta and then pagka nagustuhan niya nga, well, kailangan mo siyempre gumawa ng paraan na para makalapit sa kanya. Siguro through connections o siguro sa mga gig. Siguro mas maging active ka lang, no? And then inaasam mo ngayong taon? Gusto mo bang makagawa ng album? Anong gusto mong ma-accomplish ngayong taon? Gusto ko pa makagawa ng mixtape at saka album. Makagawa din ng music video. Okay, so mixtape, album, and the music video. Tama, okay. So, tawag dito.
Kasi syempre kailangan para maabot mo yung mga pangarap mo, kailangan syempre kailangan aggressive, syempre pursigido ka. Well, anyway, siguro yung mga tao sa paligid mo is syempre sumusuporta. Sana kagaya nga ni Sir JP na nag PM sa amin. Ano, shout out sa iyo. So sana mas marami pang mga tropa mo or kamag-anak mo na ipakalat yung music na kinakanta mo. Opo, sana nga. So matanong ko, no, anong dapat nilang abangan about sa iyo, Mexico? Anong dapat abangan ng mga supporters na abangan abangan niyo po yung mga gagawin namin na kanta. At saka mas gagalingan ko pa para mas catchy. And yeah, meron ka bang mga mensahe ganun sa mga kaibigan mo, mga supporters mo? Maraming salamat po sa inyong lahat, kay JP, kay Ace, at sa lahat po, kay Maynard, kay Floki, sa mga kaibigan ko dyan, maraming salamat. Kay Emery Del Rosario, maraming salamat. At sa mga sumusuporta sa akin ng mga kaibigan ko, kay Jester, at sa mga tropang Aguado, Cagayan, maraming salamat. Kay Boss Mark, sa kapitan po namin sa JL Shop, maraming salamat po. Sa Young Corn Lifestyle at sa Crab Mentality Clothing, sobrang mabibisa ang damit ito. Promise. Oh, ayos ah. So may clothing line na pala kayo dyan? Si Kuya JP po, sponsor lang. So, ayos yan, sana mas lumaki and sana mas mapalawak natin. Sana po mas lumaki pa yun. Maraming salamat po. So yes, of course, gusto namin pasalamatan of course yung mga sumusuporta po sa atin, and also i-like and share niyo yung page natin para mas marami pang makapanood ng mga susunod na episode natin. And of course, we would like to thank our sponsors as well. So yung Dubai Exclusive Fitness, Alchemist Clothing, Flawless Beauty UAE, Proma DXB, Sulod Misoy. We would like to thank as well Hope and Inspire Movement dyan sa Pinas. At Hope, you could visit their Facebook and Instagram page at Hope and Inspire Movement Official, or drop them a text message or call them at +63 917 627 4392. And also ang Gateway Visa Solution, you could this Gateway Visa Solution nga pala dito sa Dubai, so you could contact them, reach them about visa, anything. Then you could reach them at 04-883-9839 and drop them a message on WhatsApp at +971-58-503-3896 or visit their website at www.gatewayvisasolution.com. So ladies and gentlemen, ang nakasama natin ngayon is si Mexico. So yes, Mexico, maraming salamat sa time na pagsama nyo dito sa amin. And of course, shoutouts to tropang DG, mga taga dito sa amin. Maraming salamat sa pag-support. Maraming salamat din po. At saka salamat sa Cavite City Hip Hop Community, kay Boss AJ Mahusay. Sana magtuloy-tuloy pa yung paggawa mo ng music, and of course, marami ka pang ma-inspire ng mga kaibigan. And also, wag natin kakalimutan yung pag-aaral natin. Priority natin yan. Mas matuto tayo. And of course, well, if this is the line of work that you want to continue in the future, of course, just put some effort, more effort into this. Just persuade this dream. Magtuloy-tuloy ka lang sa paggawa and keep on being, you know, as the person you are right now, which is sa pagkakilala ko, sobrang humble. So ituloy mo lang yung ganyan. Maraming salamat po. Mm-hmm. And of course, wag natin kalimutan yung pamilya natin dyan. And maging disiplinado lang tayo. Stay safe, ha? Stay safe. Maraming salamat sa iyo. And shoutouts to JP. Maraming salamat sa pag-message salamat mo sa amin. Salamat po. Okay. So, ayun. Bye-bye. God bless.